What's up guys? For today's video, pag-uusapan natin ngayon ang Lily. Wala nang tampo si Lily. Ano ba? Pag-uusapan natin ngayon ang salitang pagsisisi. Alam mo yun, yung salitang pagsisisi? Regrets. Regretsness? Yun ba yun? Pag-uusapan natin ngayon ang salitang pagsisisi. Para sa inyo, pag nakarinig kayo ng salitang pagsisisi, maganda ba pakinggan or hindi? Kasi para sa akin, parang yun yung pinagbabawal ko na words. Yung salitang pagsisisi. Alam nyo bakit? Ganito kasi yun. Oops, ayaw dumikit. Oops, baka masira. Ganito kasi yun. Yung salitang pagsisisi. Bawal, para sa akin, bawal na yun eh. Yung salitang pagsisisi. Kasi, ang resulta kasi ng pag nagsisisi ka kasi, ang resulta niya ay kalungkutan. Tapos, pag malungkot ka, mapupunta ka sa it's either depression hanggang sa makakaisip ka na ng di maganda, pagpapakamatay. Yun eh. Tapos anxiety. Lagi kang makakalimutin, walang pasensya, di marunong magantay. Lili! Tapos, dapat bago mo ginagawa, pag-isipan mo ng maraming beses. Para sa huli, ala kang pagsisisihan or ala kang biniblame na sino man. Diba? Kasi pag nagsisi ka, dyan nagsisimula yung problema mo eh. Tama? Apat na araw na akong dinaliligo. Tapos, dapat handa ka para maiwasan mo yung pagsisisi. Kasi para sa akin, pinaka masamang salita yung pagsisisi. Tsaka, oo, pinaka mapigat siya na words. I think in my whole life, pagsisisi is pinaka mabigat na salita. Tapos, pagka marami kang pagsisisi sa sarili mo, sarado ang iyong kaisipan. Kaya dapat, kung sakali man na di mo maiwasan na magsisi ka, wag mong i-blame kung sino-sino man. Dapat kung nagsisi ka, idiretso muna sa Panginoon. Para lahat ng dinadamdam mo, siya lang nakikinig. Oo. Ano ba? Diba? Help? Ay! Help? Okay, bye-bye. Bye-bye.